maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Sponsor at kontrata para kay Quadro Alas, i-update natin yan. Isang magandang balita para sa ating pambato na si 3 Division World Champion Angas ng Pinas, Quadro Alas, Janriel Casimero. Kikita nga ng limpak-limpak na salapi si Quadro Alas mula sa bago niyang sponsor at kontrata mula kay Mr. Honda, na mas malaki pa ang kanyang kikitain ni Quadro Alas sa kanyang sponsor at komersyal kumpara sa kikitain niya sa kanyang laban na magkakahalaga ng $2 million mula lamang yan sa kanyang komersyal at sponsorship at sa ibang kwento. Pinagpipilian na ngayon kung sino ang makakalaban ni Quadro Alas sa darating na April 2023, 122-pound super bantamweight division, kung sino man sa kanila ni Pulton o Ahmad Alib ay ikakasa ang championship na laban. Halika't ating pakinggan ang karagdagang impormasyon sa nagbabagang balita mula kay Sir Nimuel Iparagiri. Ito po ang napakagandang good news pa na dapat ko nating marinig, na ito po ay in-update uli sa atin mula sa Japan na mainit-init pa. Kani-kanina lang po kausap po natin, since umalas na po ang weekend sa Ohashi. Ang Ohashi na lang po ang top rank ang merong ugnayan kanino. Ngayon ito, since bumitaw na po ang Tiken sa Ohashi, they don't care about, wala na pong interest si Mr. Honda kay Monster. Kaya todo-todo po ngayon ang suporta. Ulitin ko po, todo-todo po ngayon ang suporta ng Tiken ni Mr. Honda dito sa dalawang promoters. Sa katunayan, mga kabulgaran, gagawin pong mukha ng kanilang promotions si Quadro Alas. Kaya kung matatandaan ninyo na grabe yung pag-aasikaso na ginawa ng dalawang promoter na to kay Quadro Alas. Ngayon, eto, mga kabulgaran, ang isang napagandang development. Inangako po ni Mr. Honda yung kanyang 100% suporta dito sa dalawang promoter na to. Kaya again, kanina na-confirm na ulit natin na mismong galing na sa Japan, no? Na naipadala na talaga ang kontrata. Malulula po kayo. Malulula po kayo. Dahil po sa sponsor pa lang. Sa sponsor pa lang po ni Quadro Alas. Dahil po ang pipirmahan niya, 3 fights contract in a span of 1 year. Pagpirmang pagpirma lang po ni Quadro Alas, pinakita po sa atin yung rap, yung rap drop na ginawa po. Automatic po, meron siyang $2 million na ano, sponsorship. Mas malaki pa po ang kanyang sponsorship at commercial kaysa po sa kanyang kontrata. Wow! Ganun na ganun po nila gagawin. At ganun na ganun nila 80% si Quadro Alas sa Japan. Ganun na ganun po ang magiging system ni Quadro Alas. So again, I am telling you na talagang sa Japan po mag-uumpisa ang training. At depende po sa pagkakasunduan, kung makukuha po natin si Fulton, most likely po ang laban sa US. Kung makukuha po natin si Ahmad Daib, pwede pa na makuha natin yan ang laban sa Asia. Pero nangako na po si Mr. Honda na siya nang bahala para mas mapadali ang pag-a-apply ng visa ni Quadro Alas sa Amerika. Ngayon, ito po yung pinapahatid na balita ng dalawang promoter kanina. Dalawa po yan na ngayon, no?
dinalita sa ating kanina, dalawa po. Eh bakit po kayo hindi dapat magtaka kung bakit po dalawa na yung inu-contact na yon ng dalawang promoter? Tandaan po ninyo, number 3 na po si Quadro Alas. So kayang-kaya po nilang maghamon ngayon. Kasi kung sino pong papayag dyan sa dalawang champion na yan? Kung sino po, ulitin ko, kung sino ang papayag dyan sa dalawang champion na yan? Kakasa po ang championship ngayong April. Either in Asia or in the US. Depende po kung sino ang makalaban ni Quadro Alas. Kasi most likely po, si Fulton malamang po sa California or sa Las Vegas ang laban.